bata pa ako, mahilig na talaga ako mag-drawing. And then, na-stop nun yung high school. Then, siguro nung college nga yung marami akong friend na artist din. Na-inspired ako kasi ang gagaling nila. So, yun yung nag-push sa akin para ituloy yung pagiging artist ko. Pag may naisip lang akong bagong idea, tapos pag marami naman siyang time, may time naman ako. Then, take note ko yun. Then, ayun, gagawin ko na siya. Finding aspirations. Minsan kasi, syempre hindi natin maiwasan yung mga problema. Hindi mo sure kung itutuloy mo ba yung career mo as an artist or mag-stick ka lang dun sa kung anong trabaho meron ka. Siyempre, na-appreciate pa rin ng iba yun. Yung art kasi hindi naman siya limited lang sa paintings or drawing. Even internet memes, quotes, ano na rin siya eh. Art na rin siya na nagiging malaking impact sa isang tao. Yung Gunita kasi ano na siya, nandun na siya sa word eh, Gunita. Na yung mga panahong parang walang problema sa mundo, parang lahat ng bagay napakasimple lang, yun yung parang ang sarap lang balikan. So yun yung naging inspiration ko, parang gusto kong bumalik sa mga panahon yun. Depende kasi sa requirements sa work. Kunwari, video editing, meron akong mga ginagamit na software from Adobe. And then, kunwari naman sa mga graphic design, ganun din, Adobe software din ginagamit. Accurate yung colors ng tablet. Kasi merong mga gadgets na minsan parang naka-post process na yung artwork mo, parang ang ganda ng tignan, pero pag print mo naman physically, ang iba na pala yung kulay. So, mahirapan ka na naman mag-adjust. Maganda siya kasi pag kunwari aalis ka, dadalhin mo lang yung tablet. Hindi katulad sa laptop, mabigat. Ayun, convenient talaga, tapos magaan. Tapos parang dala mo na yung ano na eh, yung studio mo. Yung M-Pencil, sobrang accurate niya. Lalo na pag nag-stroke ka, accurate yung ano niya, accurate yung action niya. Hindi katulad kasi nung ibang gamit ko na pag stroke mo, ang bagal. So, imbis na nakakatulong siya, mas lalo niyang napapahirap yung workflow mo. Kasi yun nga, M-Pencil, para ka lang nagdo-drawing sa papel. Hindi mo nakakailangan dalawang charger yung need mo. I-charge mo lang yung tablet and then i-attach mo yung pencil. Ayun, nagcha-charge na silang parehas. Wala pa akong na-experience na parang mainit yung tablet. And then malaki naman yung storage niya, so hindi ako nangangamba na kulangin yung space ko. Mahirap kasi sa artist yung biglang mag-corrupt yung files. Hindi ko pa siya na-experience sa tablet. Accurate yung colors. Then yung OLED niya and then yung sobrang laki nung screen. Sobrang kita yung details. Yung dual screen na pwede kong ma-dual screen yung laptop ko sa tablet and at the same time yung mirroring, nakokontrol ko yung tablet at laptop at the same time sa isang mouse at keyboard lang.
sobrang dali niya kasi meron siyang feature na Huawei Share na idadrag mo lang yung files sa tablet mo to laptop and then vice versa yun. So napakadaling mag-share. Sobrang bilis niya mag-charge. Malaking tulong siya pag kunwari may urgent na task tapos low bat yung tablet mo. So charge mo lang saglit. Nandun lang, pwede nang gamitin. Sa gadgets kasi maganda yung meron kang benefits from yun nga yung pagpapahinga tapos at the same time sa work. So nagagamit ko yung tablet sa family namin, nanonood kami. And then sa work naman, nagagamit ko rin siya na pang edit ng videos. Ang ganda kasi ng sound quality, ang gandang panooran, ang ganda rin ang edit ng mga video. Don't stop chasing your dreams. Lagi kang magpa-practice. Then huwag kang gagawa nung ano ka lang, inspired ka lang. Dapat at least meron kang time para mag-practice. Then sali sila sa mga art community. Kasi malaking tulong yun. Show mo lang yung artwork mo and then magbibigay sila ng mga tips how to improve it.